Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang bias nitong si Robin Padilla sa sinagawa niyang pagdinig sa kaso hinggil sa sexual harassment ng anak ni Ninyo Mula, bakit ko po ito nasabi mga kabunyog, kung maaalala po ninyo. Ang tapang at ang kulit nitong si Padilla na isubpina at papuntahin agad-agad ang mga akusado na nga haras sa anak ni Ninyo Mula, pero doon sa kaso ni Kiboloy, hindi niya pinayagan na ipatawag si Kiboloy. Ngayon po mapapanood natin na may pinapanigan itong si Padilla na hindi dapat ugaliin ng isang senador. Anyway, hindi niya pala alam kung paano maging senador. At hindi niya alam ang kanyang trabaho. Panoorin po muna natin si Padilla kung saan hiniling niya na hindi ipasubpina si Kiboloy at protektahan ito. Ipagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kiboloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kiboloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules, section 18. Ito po yung rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Shukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na akin pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. Lilinawin ko po. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan natin daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan niyang daanan din. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Sayang naman ng binabayad sa atin ng taong bayan, kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Sayang na sayang talaga ang binabayad sa iyo ng taong bayan at ito pakain-kain at pakalat-kalat ka lang sa Senado. Narinig ko naman sa ibang senador, narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid. Sinasabi nila virtual, sabihin, online, ganun. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. Silang dalawa na mag-usap, kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Hindi ako abogado ni Pastor. Ako ay isang senador na pinaiiral ko kung ano ang nasa procedure ng rules ng Senate. Sir, bakit po na nasabi niyo na napag-iinitan? Ah, totoo naman, sabi, ikaw naman, boss, may hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan noon, ewan ko na. Yan po mga kabunyog, narinig po ninyo kung papaano niya pagtangol itong si Kiboloy at iligtas na hindi papuntahin sa Senado. Para sa kasong rape sa mga kababaihan na miyembro ng kanyang kulto. Ngayon, pakinggan po natin ang tapang ni Padilla na ipatawag ang mga suspect sa kaso ng panghaharas sa anak ni Ninyo Mula na dapat ginawa mo din kay Kiboloy noon. Ma'am, ano po ang inyong initial? Initial po ah, initial investigation. Meron na po ba kayong initial investigation?
Your Honor, tulad po ng nabanggit ko, dinaan muna namin sa psychological evaluation po si yung biktima na si Mr. Sandro Mulak at kinuha na rin na, with the go signal po. Ito nga, ayoko pong hawakan yan. Dito ako dadating dyan kasi sa ibang ano na po yan, komite. Doon lang po sa akin na sinabi, witness ning ma'am, nag-story yung dalawa. Apo. Hindi ba po sa atin parang confession na yun? Parang sa batas, ha? Ano ba? Di ba pagka ganun, umamin ka, nag-story ka eh. Di ba umamin ka na nun? Kinunan pa lang po namin ang statement si... si Mr. Ninyo. Yung dalawa po, yung dalawa po. Hindi po sila nagbibigay ng statement? Inuuna lang po muna namin, syempre po, yung mga complainants base sa aming procedure po. Ah, okay. Para naman din po namin kung paano namin tatanungin yung mga mag... Ilang araw mga, ma, susupina, sinupina na po namin sila. Opo. Subpina. Ibig sabihin, sinabihan nyo na... po namin sila sa aming tanggapan matapos pong ma-interview, makuna ng salaysay, sila Mr. Ninyo Mulak, si Mr. Sandro Mulak, at yung mga iba po naming witnesses, kukunan po namin ang statement ngayon, later on. Ay, hindi, sorry. Sinupina na po namin at inimbitahan na po namin sa tanggapan itong dalawa, sila Mr. Jojo and Richard, para po sagutin nila yung mga naging akusasyon laban sa kanila po. Di ba, ma'am? Yes. Okay, ganun ba ang normal process? Kasi sa amin, sa, ewan ko, baka, siyempre, iba po ang NBI, ano, sa, nag-aral ako ng criminology at ng rules of engagement sa PNP, pag may complainant, pupuntahan mo yung akusado, yung inireklamo. Di ba? Di pa naman sila akusado dahil di pa naman sila napapatunayan may kasalanan, pero inireklamo sila. Di ba? Dapat pupuntahan niyo yun. Ganun kasi, sorry po, hindi ko alam ang rules of engagement ng ano ng NBI, pero sa PNP, opo, pag merong reklamo, pupuntahan mo yung, di ba? Yung proseso po kasi hindi naman po ito immediately after the commission of the offense. So, hindi po namin sila para arestuhin agad. So, dumadaan po... Hindi naman arestuhin. Kasi ano yung kaso eh? Lumaki. Yung umbit- diba, ma'am, ang point natin dito, ang point natin, yung mga ganitong issue, sana, naiiwasan natin masyadong lumalaki. Ang daming issue ng bansang Pilipinas na dapat nating iniintindi. Bumagsak ang stock market sa buong daigdig, alam naman natin siguro yun. Nagkakagulo sa Iran, nagkakagulo doon. Ang dami nating dapat pinag-uusapan, ito ang pinag-uusapan ng tao. Sana naiintindihan niyo ako. Sana tayo mismo sa inyong opisina, merong nagrereklamo, aantayin niyo pa ba 'yun, ma'am, na pumunta? Eh kung hindi na naman pumunta, parang dito. Parang dito ngayon. Isipin niyo kailangan pang maiblat ni Senator Chinggo Estrada at magmosyon ng subpoena para dumating dito. Ma'am, puntahan niyo na. Gusto ko lang sana ang commitment ninyo na sana pagka okay na ang inyong initial investigation, sana naman puntahan niyo na po itong dalawang ito. Huwag na natin mag-antay pa ng susubpuna. Wala naman tayo sigurong antayin pa natin isubpuna namin ng warrant para po bago nyo puntahan. Ang bihira, lahat tayo pagkaganyan. Baka pwedeng imbitahin ng GMA ko sa... Hindi, wala pa naman tayong ina-aresto dito, di ba? Maliwanag wala po, maliwanag. Wala po. Wala po tayong ina-aresto. With due respect, Your Honor, yun po kasi ang aming proseso. Kailangan malaman po namin, opo. Wala sa proseso kasi mo. Kasi nga po, sana sa pagkakataong ito, sana yung proseso natin, medyo, pag nakita naman natin, wala kayong nilalabag na karapatan ng kahit na sino. Yun nga po, extra mile tayo lahat. Sa panahon ngayon dito sa bansa natin, dapat we walk extra mile, mga kapatid ko sa bayan. Yan mga kabunyog, nakita ninyo na po kung gaano kabayas itong si Padilla. Na kung sa ibang kaso, ang tapang niyang ipatawag ang mga salarin, pero kung sa kanyang kaibigan na si Kiboloy, aba teka, bakit ayaw mong ipatawag siya? Pinaprotektahan mo ba si Kiboloy? Hindi naman sa ayaw natin makulong ang gumawa ng hindi maganda sa anak, ni Ninyo Mulak, hangad din namin na maayos yan, pero sana hindi na kayo pumayag na gawin yan sa Senado. Dahil pribadong kaso naman yan, hindi naman kailangan malaman pa ng iba kung ano ang nangyayari sa kasong yan, kasi hindi naman yan makakatulong sa ating mamamayan, sa mga artista oo, pero sa ordinaryong mamamayan hindi. Tandaan mo, Padilla, ang gamit ng Senado ay pagkalahatan hindi lamang sa iisang grupo, tulad ng mga artista,
dapat sa pribadong korte na lang yan inayos. Anyway, bibilib lang ako sa'yo, Padilla, kung usigin mo itong si Kibuloy. Kahit papaano may nagawa ka sa bansa, pero wala talaga kulelat ka dyan sa Senado. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atin ang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.